Bukas ito yung first step natin. So, cutting muna natin yung PVC. So, tapos markahan natin kung saan tayo puputol. Ayan, ganyan lang. Kuwag ko na para mas madali. Tapos yan. Linisin natin to. Tapos ito. Ito yung may pinutol akong tube na same size na sharpening steel natin. Gagamitin natin mamaya. Tapos yan, napansin nyo, nakat ko na siya. Tapos may tinira ako para sa sharpening steel. Papakita ko sa'yo mamaya kung paano yung gawin. Tapos kailangan natin ng tiles, okay, plywood, platen ng PVC at stove din. Yan, simulan na natin guys yung paglinit ng PVC. Yan muna isa. Kailangan natin initin yung PVC gamit yung stove natin. Tsaka kailangan din natin ng gloves kasi medyo mainit. Yan lang. So pag init natin yung PVC, dapat hindi natin steady kasi masusunog. Dapat galaw-galaw lang. Ganyan. Hanggang sa lumambot lahat ng part ng PVC para flat talaga lahat. Yan na. Lagay lang natin yung taas at yung taas, tapos push, create ng pressure ng konti para flat yung flat lahat ng mga surface natin sa PVC. Yan lang. Tapos isang minuto lang, titigas na yan ulit. Yan lang. Flat na siya, ready for cutting na siya. Tapos yung isa naman. Same process yung gagawin natin. Tapos yung kinat ko na para mas madali. Yung flat natin. Pansin nyo yung para sa sharpening steel natin, hindi ko na siya sinama kasi ipacorbon natin lang mamaya. Check natin kung flat ang lahat ng surface. Ito may konting curve pa din. So, kailangan natin yan ulitin. Yun lang part na may curve. Tinikin lang sama yung iba. Yan, ganun lang. Yan, tapos check natin ulit kung flat na ba lahat. Ayan, okay na siya. Tapos itong para sharpening steel naman natin. So take note po, yung para sa sharpening steel natin, dapat yung lang tatamaan ng init. Hindi kasama yung iba kasi baka mag-curve. Ayan, same procedure. So yan, pag malambot na, okay. Roll na natin gamit yung pinutol natin na tube na same size ng sharpening steel natin. So kamay lang gagawin natin dito para maka-adjust tayo. Tapos sa kabila kailan natin ng pang-ipit para ma-secure yung other side. Yan. Check nyo lang pwede mag-adjust-adjust while yung soft pa yung PVC natin. Tapos yan. Check lang natin. Yan. Check natin kung matigas na. Kung matigas na pwede na. So yan na yung magiging output natin. Bias. Yan, testing natin. Okay. Tapos ito naman, kagawa tayo ng spacer. Tapos yung spacer na gagamitin, magdidepende yan sa kapal ng kutsilya natin at saka yung handle. Tapos, sa akin gusto ko yung medyo masikip. Yan, putulin natin yung spacer. Tapos yung lapad ng spacer, depende yan sa inyo. Sa akin, sakto lang para sa blending bits. Yan na yung nagawa natin. Tapos kailangan natin yung F or C clamp para ma-secure natin yung spacer natin at hindi gagalaw pag butas natin.
butasan natin. Ayan, butasan natin yun. Kasi magkagbilang dulo muna para masecure natin yung spacer. Ayan lang. Tapos yung butas niya dapat isakto lang sa balayang rivets natin para kakapit talaga siya. Kasi kung maluwang hindi siya kapit. Yan, ganyan lang. Napakadali lang. Tapos pag ma-mount natin yung magkabilang side na rivets, pwede natin tanggalin yung C-clamp. Kasi hindi na yung gagalaw. O F-clamp. Tapos pwede natin magdagdag ng butas para sa another blind rivets. Depende sa'yo kung ilang rivets ang lalagay nyo sa akin. Apat, okay na. Tapos yung sa kabilang side, kailangan natin i-hammer yan. Okay. Para mag-flat at lalong kumapit pa yung rivets natin. Tapos ito. Ito na yung final output natin after ma-mount natin yung first at saka second layer natin. Tapos ito sa baba, kailangan pa natin putulin yan mamaya. Tapos next step natin, curve natin yung pinaka-main base natin para okay tingnan. Tapos yung maliit dyan, curve din natin yan para okay din tingnan. Kasi gamitin natin ito blue torch para matamaan na natin yung specific point na gustong patamaan natin kasi maliit yung puy niya. Tapos distansya lang kung gagamit nito kasi sobrang init, baka mas punog yung PVC natin. Ayan lang. Dapat malayo lang siya. Lumambot siya. Ayan, tapos check natin kung malambot na ba. Ayan, pwede na siya i-curve. Kuwalan tayo ng kuchilyo, tapos gamitin natin yung handle para pag-curve natin dun sa PVC para straight naman ng konti. Ayan na, curve na siya. Tapos yun naman base natin yung curve din natin. Ganyan lang yung lagay natin sa edge para straight yung curve natin. Yan. Tapos yan na yung magiging final output natin. At din sa curve. Okay na yan. Tapos dito, kailangan natin magbutas ng apat para dun sa pag-mount sa plastic na belt natin or plastic chain. So apat na butas lang. Dapat yung butas dito sakto lang dun sa cable tie na gagamit natin. Or zip tie. Yan. Tapos sukat natin. Okay, sakto lang siya. Yan. Tapos okay na yan. So putulin muna natin yung sa ibaba. Para mag straight naman siya. Pagandang tingnan. Tapos palitan natin ng sanding disc. Para sa paglinis natin sa gilid at kung gusto natin mag-curve ng konti para magkarantinan. Ito. May curve ng konti dun sa taas para malinis yung tingnan. Tapos sukat muna natin yung plastic chain or plastic belt natin. Depende sa size ng baywang natin. Tapos putulin natin yung isang side lang ng plastic chain. Tapos yan yung magiging lock natin. Di na tayo kailangan bumili pa ng lock. Ayan lang. Pasok lang natin. Ayan, tapos yan. Okay na yan. Tapos, i-mount na natin yung plastic chain. Gamit yung zip tie or cable tie. Yan, yan lang. Tapos yan ay magiging itsura. Isang side lang yung kailangan i-mount natin. Tapos yan, testingin na natin. Try natin yung boning knife natin. Yan. Pansin nyo, medyo masikip. Kasi ayaw ko yung
gagalaw-galaw yung kutsilyo eh. Yan. Tapos yung isang side, kailangan natin putulin din yung isang side ng chain para ma, yun, para masabit natin yung isang sharpening steel para ready to use siya kung nasa trabaho tayo. Tapos kung gusto natin ibalik, pwede natin ibalik dun sa scabbard natin. Ganyan daw. Tapos itong isang ginawa ko nga pala, gamit ay epoxy. Kung gusto niyo epoxy gamitin, pwede rin. Yan. Instead of blend bit. Tapos itong sharpening steel, DIY din natin to. Sa next video ko, papakita ko sa inyo kung paano gumawa nito. So, ayun lang mga boss. Hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. Please like and subscribe to my channel for more videos.